already 8 a.m. Tama. Papasok na ako. So yun, no? 8:30 na. Naligo na ako. Baka nagtataka kayo, bakit bas parang basa lang yung buko, parang binuhusan ko lang tapos hindi naman ako naligo. Pero actually naligo ako, ha? Naliligo ako. Hindi lang mukhang naliligo, pero naliligo ako. So ito na nga, magbibihis na ako para, alam mo yun, dire-diretso na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano yung travel ko papunta sa Manila. Kasi sasakay ako ng tricycle, sakay ng jeep. Tapos, pag hindi tirnapik, or nastuck ako sa traffic, maglalakad ako. Bayanan to Alabang. Tapos mag-aantay ako ng bus. Sana hindi tayuan. Ganon, daming pagdadaanan. So, malibis mo na ako, ha? Let's go! So, yun na nga, guys. Naligo na ako, nakabihis na ako. Ito na. Papasok na ako. Baka nagtataka kayo kung bakit ako nakapangalis. Kasi wash day naman ngayon. It's Wednesday. Naks, English na naman yan. So, ito, paalis na ako ng bahay. Paalis na ako ng bahay namin. Tinatamad ako. Laban. Let's go. So yun, mga oras na yan, pupunta na ako pa bayan, from Rizal Playa to bayan. So ang binabayad ko dyan sa tricycle is 9 pesos. Pwede na siya kasi nga, medyo pag pinilakad ko, mapapagod lang ako. Okay. So yan, so nakasakay na ako ng jeep noong time na yan. So ang binabayad ko dyan ay 8 pesos papunta ng bayan to Alabang. Para po. Para po. Okay. So yun na nga, inabot ako siguro ng 45 minutes to 30 minutes nag-antay ulit para dumating yung bus. So ang hirap talaga. Kaya tiis-tiis lang lahat everyday. Lalo na kapag may problema na naman ang traffic. So kung nagtataka kayo kung ano yung cost ng traffic ay ito yung dahilan. Yan, nakikita nyo naman ginagawa yung Skyway. Sobrang hirap dahil sumasabay siya sa aming mga pasahero. At ito na, ayan, para akong tulig dyan, no? Ang laki ng mukha ko, taba ko pala. Shucks! Pangit mo, boy. Feeling pogi ang potek. Hirap sumakay. Maras na ako nakasakay. Ayun, ilagahan mo na, wala pa rin. Big na lang kay mamaya. Okay. So yun na nga, nakababa na ako ng bus. Oras din yung biyahe ko. Ilang oras din ang biyahe. Ganto ang style sa Manila pag mag-aaral ka. Natulog ako sa bus kaya hindi na ako nakapag-vlog. Tsaka nag-edit ng konti. Ito. Update ko na lang kay mamaya kung sasakay na ako. Sakay pa akong jeep papunta ng punta muna akong isa Manila, maglalakad ako doon. Kasi doon yung sakay ng jeep. Tignan ako ulit kayo mamaya. Bye. So baka lang naman, oh, gusto nyo malaman kung bakit hindi ako nagugutom sa school. Ito yung dahilan. Meron na tinatawag na siyang high rise. At siya may rise ng 20 pesos lang. Sulit na. Oh my God! Wow! So guys, pasakay na ako ng jeep.
Kumain lang ako saglit sa TUP. Tapos ito na, alis na ako. Dito na tayo sa TIP Manila, Our Lady Building. What's up? So kakatapos na ng aming basic subject. I know, exam pala ngayon, putik, tama nga. Sinabi na nga ba eh, too good to be true yung nangyari kanina na walang traffic, yung dire-diretso smooth lang lahat. Sabi na nga ba, may kapalit lahat yung mga nangyari sa akin kanina eh. Ay nako, hirap. Ang hirap ng exam. Nakakayambot. Sobrang nakakayambot. Stress ako. After na to, may next class pa ako. Pero ano, CCR muna ako. After nung next class ko, uwi na ako. Kaya ito yung nagiging problema, Big. Pag engineering student ka, ito magiging problema mo lagi. Kailangan kasi sa engineering, lagi ka nagpo-practice, lagi ka nagme-memorize ng formula. Kailangan yung sinasa puso mo. Legit. Hirap, sobrang hirap. Babagsak na naman ata ako. Ito ah! No! God! No! God! Please, no! 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 Hindi ka lang mamaya. Peace. So yun na nga no, it's already 6:30. Kanina pa talaga tapos yung klase ko ng 5:30. Kanina pa talaga tapos yung klase ko ng 5:30. Pero nag-stay muna kami dito para maki-review. Maki-review ako para doon sa subject namin. Dahil nahihirapan nga ako lagi sa integral tsaka sa physics namin. Ngayon, pauwi na kami. At sana hindi traffic. At sana may masakyan kami pauwi. Update ko na lang ulit kayo. I love the way she makes me funny. Pauwi na po kami. Sobrang dilim na po sa labas. Pag wala siya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Madilim ako. Hello. Unang araw pa lang minahal na kita. Uwi na po kami at siguradong matatraffic na naman kami dito, kaya kailangan na namin magmadali. So tayo sa akin, Frank. Sa akin. Bye, TIP. Hindi na kita makita. Mga bobo! Hi, guys. So, ito pa, uwi pa lang ako. Pwede naman ako makauwi ng mga 7 p.m. nung time na yun. Pero kasi nangyari, ang huling class ko kasi is 5:30. Tapos nagstay pa ako sa school for 1 hour. Parang ano, review lang. Nag-review ako, nagpaturo ako. Saglit lang yun, 1 hour lang. Tapos ano nangyari, nakasalubong namin yung klase namin dati. Na tropa namin, si CJ. Eh nag-aaya siyang tumambay. So, okay. So instead na yung budget ko for, kasi sinet ko na yung budget ko
Sinet ko na yung budget ko first ngayong araw para tsaka sa next na day. Ano nangyari? Nabawasan ko. Ay, sobrang hirap. So, kung ano, mamaya ako kumpitin natin kung magkano lahat na gastos ko ngayong araw. Tsaka yung budget for school. Let's go. So yun nga, no, nandito na tayo sa bahay ngayon. Kukumpitin na natin lahat-lahat ng nagastos ko sa araw na to. So ang unang gastos ko is yung sa may tricycle, which is 9 pesos. Teka lang, kuha tayong kalkyo. Okay. So 9 pesos. Tapos sunod yung jeep. Bali, may student fare naman, so 8. Tapos nagdagdag pa ako ng pamasahe pa Manila. Pag estudyante ka, from Alabang to Calaw, 33. So, 50 pesos na yon. Ngayon, pag dinagdagan mo pa ng pagsakay ulit ng jeep, papunta naman sa school namin, 8 pesos na yon. So, 58. Ngayon, afternoon, dahil naglakad naman kami papunta ng... Hindi, bali, ulitin mo lang ulit to. Pero dahil sumakay ako sa may... Rizal Park na ako sumakay. So, nag another 8 pesos ako pasakay ng jeep. Tapos, bus. Magkano ba bus ng 33? 109. So, kung ano, 99 lang pala. 109 tuloy. 99 lang siya. Pero dahil, gaya nga sabi ko, kumain pa ako siya may risk kanina. Sa Showmeris kasi, naka 45 pesos na ako dun eh. 45 pesos. 144 na agad. Tapos, bumili pa ako nung nagkita-kita kami nila si Jay, mga kaibigan ko. Gumastos na naman ako ng panibago. So, ang baon ko po sa araw-araw, kung gusto niya lang pong malaman, ay 300. O baka sabihin nyo, mayaman kami. Hindi po kami mayaman. So, ang idea po kasi dun sa 300 na yun, actually, malaki na yung baon na yun. Kasi sa iba kong kaibigan, 150 lang, 200 lang. Sa akin po, 300. Hindi po dahil mayaman kami. Ang reason po kasi dun is, yung 120 dun, pag kinumpit mo siya in total talaga, pag ano, lahat na po yun ang papamasahe ko. 120 to 150. Yun na yung parang ano ko. Pero talaga ano, 120 yung budget pag ganun, pang pamasahe na yun. Tapos, yung 17 natitira doon, pangkain yun. Ay, 80. O, 18 natitira, pangkain ko yun. Tapos yung 100 na yun, extra yun. Kasi, may chance kasing, alam mo yun, biglang sumakto yung pera mo. Kasi maraming binabayaran sa school. May mga ganun, gastos, bibili ng mga yellow paper, yung mga ganun. So, hindi natin masasabi, kaya binibigyan ako ng extra. So, yun nga, ang dami ko nagastos ngayong araw. At sana nakita nyo kung paano yung lifestyle ko bilang wala, engineering student, tapos sa TIP Manila. Hindi ko masyadong na-elaborate kung paano yung itsura ng school, ganun. Pero sana nag-enjoy pa rin kayo dito. At please like and share and subscribe to my channel kung bago ka man dito. And goodbye! Okay.